Hey guys, nakatagal na tayo hindi ba nag-update ngayon ng weather. So ngayon, ilang araw na ako hindi nakapag-update na sa ating weather update na ginagawa ko. So ngayon, gagawin ulit natin dahil hindi lang kung may babantayan tayo bagyo at papalapit na ang ating Christmas season. So ngayon, bago natin celebrating ang Christmas o pagpasok ng December, babantayan natin ito na namang isang posibleng mabuo na naman ang bagong circulation. Noong una, future may-ari, no? Marse pa naman noong una, pero si may-ari yung chance sanang mag-isusunod natin bagyo. Pero ngayon, panibago naman tayong babantayan base dito sa pinapakita ng satellite image. Kung titingnan natin ay malaki yung chance ang maging ganap na isang mahinang bagyo lamang. Hindi naman ito na kalakasan, yun nga lang, kahit nga mahina, ay nagdadala nga na minsan ay malalakas na pag-ulan na nagiging dahilan na pagkakaroon natin ng landslide at flash flood. Isa rin yun, dahilan kung bakit minsan meron din negatibo kapag may bagyo. Hindi lang yung hangin, kundi yung ulan na daladala niya. So makikita natin ito yung latest NOAA's satellite image. Pero bago natin tingnan ang latest satellite image na ipapalabas ng iba't ibang weather agency, tingnan muna natin ang ating Windy TV animation map. So papakita ko sa inyo kung saan direct lang tatamaan ang bagyo ang mabubuong circulation. So kaya makikita natin visible na yung center of this low pressure area. Ngayon low pressure area na invest 98W. Pero tingnan natin kung i-exit natin or extended weather forecast bukas, Tuesday, November 22, makikita natin ay hindi pa siya mamumuo normal, hindi yung rapid intensification, kundi mananatili na siya low pressure hanggang bukas. Basa yan dito sa unang model na European Weather Forecasting Model. Sa 23, kung saan malapit na siya sa PAR, or mga nakapasok na nga, ay ganap na nga isang maging siguro low pressure area or posibleng mahinang bagyo. Posibleng mahinang bagyo na yan sa mga susunod na araw kung iba ay mag-start na nakamay kanilang mga tropical cyclone warning. Sa Thursday, 24, makikita natin ay tatama ang bagyo ito bilang tropical depression or tropical storm. Weak tropical depression or weak, ano lang siya, weak typhoon. Pero kapag weak tropical cyclone, minsan ang binabawi niya itong napakalakas na ulan, 44.8 mm, ang posibleng ibaksak itong pabantay natin bagyo. Yan yung future may-ari, yan yung future Marse sa ating pangalan, pero posible yung international name. Pabantay natin kung ano nga ba yung future name na magiging bagyo ngayon. Kaya pabantay natin, so nag-air ang ating charger, pero yun nga, kailangan natin focus, we don't need to focus any other things kundi sa mga susunod na araw itong bagyo na to. Okay, exit ba natin kung saan tatama? Tatawid po yan dito sa Surigao del Sur, sa northeastern Mindanao, hanggang dyan sa Bohol. Malalanasan natin dyan sa Bohol, medyo katamtama ng hangin, medyo malakas pa rin kahit papaano, at hindi lang ulan, hindi lang yung hangin ha, kundi halos maulan sa buong Visayas. Sa oras na dumama to, 25 po yan, Biyernes. Sa Sabado, kung saan weekend, makikita natin ay hindi siya pa west-northwest ang kilos niya, no? Lalakas pa nga ang nasabing sabing tropical cyclone at posibleng maging severe tropical storm. Posibleng tamaan naman yung areas ng Basbate at ganyan sa may Buswanga. Kaya mag-ingat po tayo mga kapabayan natin, natin dyan, kahit hindi naman tayo ramdam, pero sa Metro Manila medyo ramdam natin yung maulap na panahon, may katamtamang mga pag-ulan. Kaya sa Linggo, posibleng malapit yung sentro dyan sa may lumakas pa nga, kung tutusin lalakas pa, base yan dito sa ating unang model. So posibleng maramdaman natin yung minsan ay mga kulog-kulog pagkiglat o pagkulog dahil yan dito sa ating bagyong babantayan. Kaya mag-ingat tayo, hindi lang yung mga dadaanan niya, kundi halos makakarasin tayo ng mga pag-ulan. So makikita natin, kung i-exit natin ng onting oras, nandito siya, makikita natin ay aangat yung kanyang eye, pumunta dyan, o sentro. Medyo makikita natin, medyo lalapit pa yung sentro niya dyan sa area sa lubang. Kaya medyo mararamdaman pa nila yung
severe or typhoon category. Pero pag tumama siya dito, tropical depression. So nakakabahala kung bakit pagkatapos yung tumawid ay lalakas pa. E meron naman tayong northeast monsoon. Doon natin malalaman kung magkakaroon tayo ng influensya sa northeast monsoon dahil may mga weather numerical models na posibleng kumurba ang bagyong ito dahil yung northeast monsoon natin, hihina po yan mga kapuso. So ito lang yung unang models, no? Iba ba naman yan kumpara na nakaraan. Titingnan naman natin ito, isa pa, yung GFS. So makikita natin iba yung mangyayari, kundi ganoon rin dadaanan niya sa Visayas. Pero mahinang bagyo rin katulad ng nauna natin kanina. Pero ang pinapakita dito, makikita natin na lalabas na talaga siya ng Philippine Air Responsibility sa linggo po yan. At tatama huli sa huling pagkakataon dito sa Vietnam bilang strong severe tropical storm or typhoon category. Kaya yung babantayan natin. So medyo matagal pa. Sa hope na mangyari yung recurvation, maganda yon. At I hope wala na naman tayo. Sana wala na naman bagyo dahil nagpapasko na yun. Sana maganda. Pero maganda pa rin tayo sa posibleng paglakas ng amihan. Lalo na makita natin lalakas yung amihan. Lalo na dyan sa Basco, Batanes. Malapit dyan. So ngayon titignan natin ang current storm track. Ngayon in-update lang ito kaninang alas 2 ng hapon. Ito yan sa Tropical Tidbits Information. So ngayon makikita natin. Ito yung satellite image ng 98W Invest. 50 knots. Alas tropical depression, tropical storm lang. At ito yung NavGem official track. Kita natin ay dadaan yan. Makikita natin magkakaroon tayo ng chance of recurvation. Dito naman sa ating GFS model na nakita natin kanina, tatama siya dyan sa may Visayas. At dadaan naman ang Buswanga. At meron naman nagsasabing Masbate at malapit po dyan sa Luzon or sa Southern Luzon. At meron din tayong models na posibleng recurve o lumapit medyo dyan sa Bicol region hanggang dyan sa may North Luzon hanggang extreme North Luzon, kaya medyo may kaguluhan sa track, no? Kaya natin bantayan to. So sana patuloy-tuloy tayo mag-monitor ng bagyong ito. So sana naman natutunan natin ang iba na mga center wave. So tingnan natin yung iba pa kasi sabi natin busibig dumaan sa areas ng North Luzon. Medyo baka dito sa CMC magkasabi yun. Nakatingin natin kung tutunin natin ang another weather numerical model. Makikita natin dadaan muna dyan sa may areas ng Bicol. Makikita natin aangat patungong North Luzon. Makikita natin maramdaman pa rin natin yung remnants nitong bagyong Marce. Kaya ito ang latest mula sa Typhoon Watch. Kaya makapuso ngayong araw na ito yung daily weather forecast. Easterlies po ang namamayani sa ating weather dominant system ngayon. Kaya mainit pa rin ang panahon katulad kanina, kaya bukas posible yung mahihinang ulan lamang sa ating ibang parte ng bansa. Ito ang latest at ilang araw na lang Pasko na, 34 days, at ito ngayon ang weather update hatid ng Typhoon Watch.